Yan, so sorry for the interference ng aming pag-uusap. So naglag yung cellphone ko. So I have to make part 2 for the video para maiayos natin yung conversation. So ibalik natin siya, Mr. Aldel Perio. So bad trip talaga yung cellphone ko na nagkaroon ng problems. So and ibalik natin siya, Mr. Aldel Perio, to fix this one up. Bali, magiging dalawang part yung video natin. So, nagkaroon ng technicalities regarding sa cellphone. And sa mga nag-comments dun sa naging first part, thank you for hanging out with us. So, again, nagkaroon ng technical issues regarding this. So, let's bring back Mr. Aldel Perio. Bad trip talaga. Yan. Nabalik na. So, nagkaroon kasi ng technical issues regarding this. Yan. Yan. So, again na, sir, question ko ulit regarding dun sa tanong ko na, yun nga, dun sa All Machines mo, nagtanong si Sir Mark Evan Lumbang. So, may plano ka ba na pumasok din sa pagpo-photography sa Gunpla? Siyempre, sir, meron yan. part ng, actually, yun ang alam din kulang sa akin. Yun ang kulang sa mga materials ko as a graphic artist. Kasi record na record yan, alam nyo naman. Alam naman natin yun na record yan. Tapos maliban din, siyempre, sa vlogging din and then sa pag-take ng photos ng mga, ano ko, ng mga products ko, mga builds ko, napaka-essential ng camera. Kaya abangan yan. may YouTube channel po pala ako. Yan. May last question for you. So, ano ba yung maibibigay mong payo sa mga fellow hobbies natin, especially sa bago or sa mga newcomers na papasok sa pagkokolekta? Sa mga newcomers sa Gunpla, kung gusto ko ako sa hobby na ito, ang mapapayo ko lang isang is always prepare your mind na tumanggap ng mga criticism. Kasi sa community talaga natin, hindi natin alam kung sino yung nanalait or nangasar or yung gusto nyo tumulong. Oh. Kaya i-ready natin yung isip natin na tumanggap ng mga criticism. I-ready natin din. Lalong-lalo na siyempre kung gusto mo pasokin ang Gunpla hobby, kailangan talaga may pera ka. hindi pwedeng wala kang pera. Kasi yung muna ano eh, nung bago-bago lang din ako, ang una ko nasa isip is ano, ang una kong bibiling is, ano talaga, model kit, Gunpla. Pero, nung gusto kong seryosohin ng pagbibili ng Gunpla, gusto ko tumulong kayong talagang maganda. Talagang required ka mag-invest sa ano, sa tools. Yun yung number one naman sabi ko rin na ano, kailangan gawin. Mag-invest ka sa magagandang tools. Kasi ano eh, siguro ngayon, hindi mo makikita ng essential or hindi mo makikita ng maraming alternatives. Pwede mo gumamit ng mga nippers, pwede mo gumamit ng mga spray cans, pero soon, pag subukan mo bumili ng mga branded or something na mga hobby specialized tools, makikita mo ang different kung gano'ng kaganda. Kasi, nandiyan yung skills, pero ang skills pwede mo matutunan, pero ang mga sa tools kasi, dun mo malalabas talaga yung ano, yung linis ng gawa. At syempre yung skills mo sa paggamit mo, at mas ma-enhance din. At makikita yun sa result ng trabaho mo. Tsaka sa gusto pumasok sa hobby na ito, tandaan natin na ano. Ang mapapayo ko lang, hindi ako ano, I'm not on discriminating the bootleg or imitation. Ang mapapayo ko lang, napaka gandang bagay na mag-upisa tayo sa ano, sa branded din hanggat maaari. Kasi sabi natin, mahal, ganyan. Pero, kasi ano eh, ang maganda kasi sa Bandai, sa original brand sa Bandai, meron tayong mga SD, pwede kang mag-training doon ng color separation, actually sa SD. Sobrang grabing training ng color separation doon, na masking. Tanda natin ang SD, nakikita natin sa karton na multicolor, naku. Dekal sa marami sa SD. Kaya kung gusto mo ma-practice ang repainting skills mo, naku, maganda ka sa SD. Hindi rason yung sa bootleg kasi nakaka-practice pa mag-recolor eh. Naku, subukan mo mag-SD nang makita natin yung sinasabi mo ano, practice ng repainting. Tapos isa pa doon,
Kasi ano eh, kasi kung para sa akin na ah, at may advice ko sa iba, kung kaya mong gumastos para sa hobby, may panggastos ka para sa hobby. Nagigets na, nagigets ba rin? Kasi ano eh, ibig sabihin para sa akin ano eh, kung kaya mong gumastos sa imitation, sa bootleg, kaya mo rin gumastos sa original. Kumbaga ang concept is, ako gusto ko ng ano, gusto ko ng PG, perfect grade na unicorn, which is nag-aakalagang 12,000. Yan. Pero hindi ko afford dahil, no, wala akong pera. Kulang is yung 4K na tapes. Hindi ko nalilisay kung yun ang gusto mo, pero kung iipunin mo yung 4K na yan, kung may pera ka para sa hobby, kung kaya mo mag-ipon para sa hobby, it means kaya mo rin mag-ipon para sa best na quality na gusto mong kolektahin. As a collector kasi, napakaganda rin at napaka-essential na mangolekta ka ng talagang legit, authentic. At maliban sa ano, maliban sa bragging rights, masasabi mong quality talaga. Quality yung collections mo. O hindi ako, I do not discriminate the bootlegs or ano, collector. Eh, ang importante makaya ka sa hobby mo. Pero kung may pera ka, tanda natin, kahit sa ang hobby, required talaga ang pera. Kung gusto mo pumasok sa community, talagang kailangan mo ng pera. Hindi pwedeng wala kang pera, mapasok ka sa happy. Hindi pwede ganun. Kasi unahin natin yung mga priorities natin sa buhay. Mas importante yun. Yeah. Yeah. So, Sir Al, before we wrap up this, no, before we end or to wrap up this conversation, meron ka pa bang gustong i-shoutout or batiin or i-promote regarding your page? Okay, gusto ko pa lang na, no, i-shout out muna una sa lahat yung ano. Siyempre, salamat pala sa pag-view dito sa at pag-follow dito sa Silver Story ano, family yan. Salamat sir sa pag ano bigay ng oras at siyempre gusto ko rin batiin yung mga kapamilya ko sa Hobby Alley mismo na kayo. Pag wala ng COVID, gusto kong bumalik dyan. Lalo Sir Arnie, Siege, si Kevin, Sir Mark at iba pang mga tropa dyan. Makalaro ko sa ML. At ganoon din siyempre, gusto ko pala i-shoutout sa ano, yung Team Atus. Team Atus sa mga products at siyempre, trackers ko na ngayon. Insect Gundam. Available pa rin sa stores hanggang ngayon. Talaga napaka, ano yun eh, collector's item natin. Ay, collector's item talaga, lalo sa ating mga Gunpla enthusiasts. At siyempre, gusto ko rin endorse yung ano, yung mga social media community page. Ang Mecha Pinoy, at mga iba pang group natin sa national dito sa ating ano, sa ating community. Marami na, actually marami, hindi ko na mabilis. At ganoon din siyempre yung mga co-artist ko sa hobby, si Mac Designs, si Sir Jello, si Sir Wilson Alinea, mga ano, mga mentor ko rin sa ano, sa hobby, nagtuturo yan sa ano, sa workshop tutorial ng mga weathering ganyan. Napaka-essential yung tandaan nyo. Napakagandang investment din. Ano. Napakagandang investment din na sumali sa mga tutorial or sa mga lectures na mga ganong ano, hobby kung gusto nyo talagang seryosohin yung pagbibid ng Gunpla or skill model yun. Yan. At syempre, lalong-lalo na sa mga, ay, syempre, yung mga ano ko rin, mga co-artist ko rin. Yan. Supportan natin ang isa't isa. Pati rin yung Hobby Alley, support yung local hobby shops sa Pilipinas. And wala ka bang items na i-advertise sa mga workshops? Ano, you can view my page sa Al Class Machines. Hindi ako madala. Actually, madala ako nag-post. Pero makikita niyo pa mga items. At kung magiging available din sa Hobby Alley kasi nasa production stage pa ako ngayon eh. Sa time yan kasi na, alam niyo, may COVID ako. May COVID ako ngayon kasi di pa ako makagalaw-galaw masyado. At nag-request ako ngayon. Pero, umu-okay naman na ako. Ilang days na quarantine na rin ang lumipas. Kasi ngayon is bumabalik na rin yung panlasa ko kahit konti na lang. Kahit konti. But God is good pa rin. Kaya pag natapos yung naranasan ko ngayon, babalik tayo sa production. And then, lahat po ng mga items natin is magiging available sa Hobby Alley. Ewan ko lang kung yung Hobby Alley. Yung mask mo. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko, yung mask. Signature yan ni Sir Al. Gawang Al yan. Gawang Al Machines. Yan. Actually, so,
Ito na nga pala yung ano natin. Hanggang dito na lang tayo sa ating usapang hobby. So for those na hindi naabutan itong ating podcast, i-share ko to sa mga groups or in this page. So naputol kasi yung ating video. So ang gagawin lang natin is ihahati to sa dalawang part. So I'll send the link doon sa magiging post, doon sa first post, para may idea na kayo regarding sa second part ng ating podcast. So, Sir Al, maraming salamat po for giving me an opportunity to conduct an interview with you. Tsaka, natutuwa rin ako kahit papano, despite na may pinagdaanan ka sa COVID, I'm happy na na-overcome mo siya. So, I'm very happy na kahit papano is na-regain mo na yung strength mo. And pag natapos na yung pandemic, I hope lahat tayo sa ating community, especially sa Hobby Alley, isa makita-kita tayo and makapag-expand pa tayo sa pag-promote ng hobby dito sa ating community. So again, please subscribe to his YouTube channel kay Sir Al Del Perio, and also you can follow his page Al Machines. And also, follow nyo nga pala si Hobby Alley. Lahat ng needs nyo, tools man, toys or model kits, they've got it all. So they can support you in your hobby needs. And also nga pala guys, don't forget to follow this page, Silverge Toys and Gunpla Family. And also you can subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, para maging updated kayo sa aking mga upcoming toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo guys. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Salamat po, Sir Al. Thank you.